sa ulo ng mga umaarangkadang balita. Resulta ng halalan, irespeto. Mag-asawa toda sa ambush sa Cavite. NATO, naniniwalang humihina na ang pwersa ng Russia laban sa Ukraine. SEA Games record winasak ni Obiena. Chris Aquino, aminado life-threatening ang sakit pero hindi critical. Magandang araw, Pilipinas. Malamig at maulan na panahon na naman ang bumungad sa atin ngayon. Naway nasa maayos kayong kalagayan. Stay at home kung masama ang panahon. Ako nga pala si John Jacob Hernandez. At ako naman si Christine Faith Bormeda. Ito ang Saksing Baliteño. Para mapatunayan na mahal ng mga Pilipino ang bansa, resulta ng halalan, irespeto. Narito ang balita hatid ni Junji Sekinya. Mga ilang grupo patuloy na nagsasagawa ng rally at protesta kung saan pilit na kinekwestiyon ang umano irregularidad sa halalan. Upang mapatunayan kung mahal natin ang ating bansa ay nararapat lamang na ito ay mag-umpisa sa pagrespeto ng resulta. Kasalukuyan pong may protesta ngayon sa COMELEC headquarters sa Intramuros sa Maynila. Dagdag pa dito, ay masasabing pang-iinsulto ito sa mga guro, sundalo, police at Coast Guard personnel dahil sa mga paratang na dayaan o walang katibayan. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng mga ito upang matiyak lamang na may sagawa ng maayos at may kredibilidad ang May 2022 elections. Junji Sekinya, nag-uulat, Saksi Baliteño. Maraming salamat, Junji. Mag-asawang tinambangan sa Cavite, patay. Narito sila Bay Miravalles para sa karagdagang detalye. Yes, Christine, makikita natin na mag-asawang patay matapos tambangan at pagbabarilin ng hindi kinikilalang sospek sa Sitio Carpioan Barangay Santiago General Diaz Cavite noong Huwebes ng hapon. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan ng mga biktimang sina Vincent Rubosa Cabugnason, 31 taong gulang at ang asawa nitong si Marilyn, napawang residente ng Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Base sa ulat, mula sa tanggapan ni Cavite Provincial Director Police Col. Arnold Abad, alas 2:15 ng hapon naganap ang pananambang sa mag-asawang Cabugnason. Ang mga biktima ay natakbo pa sa Jim Hospital, subalit parehong idineklarang dead on arrival. At hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin malinaw na motibo ang mga pulisya hinggil sa pagpatay sa mag-asawa. Ito si Lavin Grace Miravalles para sa Balitang Totoo. Susunod, NATO, naniniwalang humihina na ang pwersa ng Russia laban sa Ukraine. SEA Games record winasak ni Obiena. Chris Aquino, aminadong life-threatening ang sakit, pero hindi critical. Magbabalit ang Saksi Baliteño. Panahon na naman upang tayo ay tumuli ng bagong leader para sa maayos at magandang kinabukasan ng mga mamamayan. Bilang gabay sa pagpili ng nalagapit na dito sa ating bansa, ay kailangan natin alamin ang kanilang track record kung may bahay pa sila ng korupsyon. Kilatisin ang bawat kandidato at piliin ang nalagapit mamuno dahil hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa lahat.
Bakit napakahalaga na pagpili ng nararapat na pamuno para sa ating bansa? Ang ating desisyon ay may pangmatagal ng epekto sa patakalan ng pamahalaan, pati ang pagdalaan ng budget at sa komunidad na malulikha sa hinaharap. Tandaan, magkaroon ng respeto sa resulta. Ito ay pinagkaisahan ng Pilipino para iboto at suportahan na lamang ang bagong presidente para sa pagbabago. Russia, humihina na ang pwersa laban sa Ukraine. Ayon sa NATO, ibibigay ni Lavain Mirabales ang impormasyon para rito. Maraming salamat, Jacob. 3 buwan na ang nagdaan na magsimula ang Russian-Ukraine War. Paniniwala ng North Atlantic Treaty Organization na bigo ang Russia sa paglusog nito sa Ukraine. Narito ang pahayag ni NATO Chief Stoltenberg. Russia's war in Ukraine is not going as Moscow had planned. They failed to take Kiev. They are pulling back from around Kharkiv. Their major offensive in Donbas has stalled. Russia is not achieving its strategic objectives. Ayon sa payag ni NATO Chief Jens Stoltenberg, malino na naipanalo ng Ukraine ang gera dahil sa patuloy nitong pag-counterattack sa mga lugar na sinakop ng Russia. Muli, ako si Lavain Mirabales. Nagbabalik sa inyo, Christine. Good news yan, Lavain. Dahil sa patuloy na pagbangon ng Ukraine. Para naman sa usapang sports, Obiena linasak ang SEA Games record. Tunghayan ang balita ni Basti Dinlasa. Nauwi ng Pilipinas ang yugto sa pamamuno ni World No. 6 Paul Bolter Ernest Jan Obiena sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Lumundag si Obiena ng 5.46 meters para muling pagrayan ang men's pole vault sa 2nd sunod na pagkakataon at magtayo ng bagong SEA Games record na bumura sa 2019 mark niyang 5.45 meters. Anyway, how did you feel to win the gold in the SEA Games? Relief, to be honest, happy as well. You know, I came here as a favorite, finally delivered. As I said a while ago before the warm-up, you know, of course, it was a privilege and top 10. Ani Obiena, gumaan ang kanyang pakiramdam at masayang nakuha ang titulo. Ito ang aming nasagap na impormasyon. Sebastian, nagbabalita. Tsikahan na naman. Aminadong life-threatening ang sakit ng batikang aktres na si Chris Aquino pero hindi kritikal. Pakinggan ang chika ni Aliyah Santiago. Walang katotohanan ang usap-usapang agaw buhay na sa ospital ng aktres na si Chris Aquino. Pero bago matapos ang Abril ay nalaman niyang life-threatening ang kanyang sakit. Pinaliwanag ni Chris sa kanyang Instagram post na siya ay may vasculitis na naging dahilan ng pagbaba ng kanyang timbang. Siya ay lilipad sa ibang bansa para makapagpagamot dahil wala sa Pilipinas ang lunas. Susubukan nilang mag-infuse ng chemotherapy bilang kanyang immunosuppressant dahil sa allergic siya sa lahat ng steroids. Lumalaban si Chris para sa kanyang mga anak na si Bimby at Josh at hinihiling na sana'y hindi nabastusin ng publiko sa social media. Ito lang ang showbiz balita para sa ngayong araw. Christine? Maraming salamat, Aliyah Santiago. Ito ang mga balita ang aming nakalap sa araw na ito. Manatiling tumutok, makinig at makibalita. Ito ang inyong lingkod, John Jacob Hernandez. At ako naman si Christine Faith Bormeda. Kami ang nagsisilbing mata at boses ng sambayanan. Ito ang Saksi Baliteño, Certified Balita ng Kabiteño. Lockdown sa Shanghai, nagsanghi ang
dulot ng food shortage. Mabilis na resulta sa eleksyon, nagbigay duda. Mga nahalal na opisyal sa Cavite, naiproklama na. Carlos Yulo nakasangkit ng ginto sa 31st Sea Games na ginanap sa Vietnam. At status ni Skastakli matapos ang hiwalayan nila ni Sainab Harake, alamin. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang DP18, mga balitang totoo, palaging kaagapay ninyo. Ako po si Rizalan Domingo. At ako naman si James Alcaraz. Narito ang mga balitang handog para sa araw na ito. Nagaganap na lockdown sa Shanghai at pahirap sa mga residente dahil sa paunti-unting pagkaubos ng pagkain. Nandito si Jaylan Laganzo upang maghatid ng dagdag impormasyon tungkol sa balitang ito. Jaylan? Maraming salamat, Rizal. Sinasabi ng mga residente sa sentro ng pananalalpin ng China na magugutom na sila. Maraming tao ang hindi nakakaalis sa kanilang mga tahanan upang bumili ng pagkain mula noong huling bahagi ng Marso. Iyon ay dahil sa simula ng mga opisyal ng Shanghai ang isang lockdown sa buong lungsod upang mapaamo ang pinakamalaking pagsiklab ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas sa 2 taon. Ayon kay Jonathan Cheng, ang China Bureau Chief, ilang residente na rin ay punta sa social media para magreklamo. Nag-udyok ito sa maraming tao sa Shanghai na magtanong, ito ba ang tamang patakaran? Masyado bang malaki ang halaga ng lockdown ito? Habang sinusubukan ng mga otoridad na paamuhin ng mabilis sa kumakalat na variant ng Omicron, ang lumalaking kawalang kasiyahan ng publiko ay maaring hamunin ang pangako ng Beijing sa pabago-bagong patakarang zero COVID dito. Kilala ng mga opisyal ng Shanghai ang diskarte nito sa mga lockdown, mass test at quarantine na naging mahirap para sa libo-libo pamilya na makakuha ng pagkain kaya naglunsod sila ng napakalaking pagsisikap upang maihatid ang mga pangangailangan. Sinabi ng mga lokal na opisyal na mayroong humigit kumulang 11,000 mga bansa sa trabaho at ang mga kumpanya na paghahatid ay may humigit kumulang 100,000 iba pang mga manggagawa. Ang Chinese state media ay naglathala ng isang diagram na nagbabalangkas sa mga bagay na kailangang ihanda habang nananatili sa isang quarantine center. Nagbabalita, Jillian Laganzo, balik sa'yo, Edison. Maraming salamat, Jillian. Para naman sa susunod na balita. Mga pagdududa dahil sa mabilis na paghahatid ng mga resulta ng poll, sinabi ng Pangulo ng PPCRV na ito ay mas mabilis noong 2019. Nandito naman si Odin Ray Villanueva upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa balitang ito. Salamat, Rizal. Inalis ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCPRCV ang mga pagdududa sa mabilis na pagpasok ng mga boto sa mga resulta ng pambansang halalan noong 2022. Pinaalalahanan ng PPCRV ang publiko na talagang mas mabilis ang transmission sa 2019 midterm polls. Ang data aniya ay binuksan sa mga mag-aaral at universidad upang matiyak ang transparency at dagdagan ng kredibilidad na lahat ay sumang-ayon na walang kakaiba. Ang Philippine Postal Corporation, Register of Voters o PPCRV at ang University of the Philippines School of Statistics o UST ay naglabas ng mga opisyal na resulta ng halalan para sa mga botohan noong Mayo. Nagpasalamat si Secretary Villanueva sa mga telecommunications company sa pagtulong sa mabilis na paghahatid ng mga resulta. Hinikayat din niya ang mga taong nagdududa sa mga resulta ng halalan na suriin ang data upang makita kung mayroong anumang matingkad na pagkakaiba. Nagbabalita, Odin Ray Villanueva. Balik sa'yo, Rizal. Maraming salamat, Odin. Mga nanalo ng local officials sa Cavite magkakasunod na ipinunoklama. Para naman sa balitang ito, nandito si Aisel Bergantinos. Aisel? Salamat, Edison. Tatlong magkakapamilya mula kay Lani Mercado Revilla na nanalo bilang kongresista ng 2nd distrito ng Cavite na nakakuha ng botong 168,385. Habang ang anak niyang si Holo Revilla sa unang distrito ng Cavite bilang kongresista na nakakuha ng botong 102,259. At si Ram Revilla Bautista para sa Sangguniang ang Pananawagan member sa 2nd distrito ng Cavite na nakakuha ng higit sa 143,000 na boto. Samantala,
Inaantabayanan na lang ang ilan pang mga dokumento sa bayan na naik para maiprint ang canvas report ng District 8. Muli, ako nga pala si Adel Bergantinos. Balik sa iyo, Edison. Susunod. Carlos Yuno, nanalo ng gymnastic gold, habang ang PH team naman ay nakakuha ng silver. At pagbabahaging skastakli ng kasalukuyang katayuan ng kanyang puso pagkatapos makapagsulay kay Zena, alamin. Yan ang mga dapat tutulong balita. Magbabalik ang BPA team Balitang Pilipinas. Mahigit 70 milyon na ang natatamaan ng COVID-19. Mahigit 61,000 na ang nawawala ng buhay. Ang ating sitwasyon ay huwag na nating gawing panghabang buhay. Isipin natin ang ating ekonomiya na tuluyan ng bibigay. Iba't iba man ang pananaw sa pandemyang ito, ngunit ako'y sigurado na isa lang ang hangarin ng mga tao. Matapos na ang problemang ito at bumalik na sa normal ang mundo. Magpabakuna laban sa COVID-19 para maiwasan ang pagkakaroon ng malubhang sakit. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Education at Department of Health. Inangkin ni Carlos Yuno ang ginto sa individual na mga kalakihan sa buong gymnastics sa 31st SEA Games sa Vietnam no 13 ng Mayo. Narito ang report, James Alcaraz. James? Salamat, Trazel. Habang ang kupunan ng gymnastic na lalaki ng Pilipinas ay nagsinag ng isang medalyang pilak, ang 22 taong gulang na Olympian ay umiscore ng 85.150 puntos. Natinalo ang mga atletang sina Li Tangpong na mayroong 84.50 at Ding Pong Tan na mayroon namang 82.450. Nabigo si Yulo na tumapos ng 2 ginto noong Biyernes at tumira sa pila sa men teams event kasama sina John Guintimbang, Juan Cobesana, John Ivan Cruz, Justin Ace De Leon at John Matthew Vergara. Magkasama silang umiscore ng 301.60 puntos na bigong masira ang 331.25 puntos ng Vietnam. Nagtapos ang Singapore sa ikatlo na may 297.650 puntos. Muling tatama ang gymnastic star sa Banig sa Linggo para sa men's pommel horse at floor exercise event. Nagbabalita, John Edison. Balik sa'yo, Razel. Para sa ating star chikahan, ibinahagi ni Skastakli ang kasalukuyang katayuan ng kanyang puso pagkatapos makipaghiwalay kay Zena. Nang tanungin sa current status ng kanyang puso ngayon, sumagot siya ng okay naman at itinagdag na dapat itong alagaan. He then further shared that he cannot stay in one place. Gusto niya na mag-explore at gusto niya na palaging nasa ibang lugar o kung ano man ang tinatawag niyang moving forward. Ibinahagi niya umano na maaaring magwakas ang isang relasyon dahil sa kawalan ng pag-unawa sa isa't isa. Gumawa pa siya ng kanta na nagpapahayag umano ng kanyang mga realisasyon at iniisip sa gitna ng mga chismis at kontrobersya. Ito si Paolo Nica Toledo, balik sa inyo. At iyan ang mga napapanahong balitang hatid namin sa inyo. Ako si Reyzalan Domingo. Ako naman si James Alcaraz. At ito ang BPAT, Balitang Pilipinas. Magsisimula na sa ika-unan ng COVID taong kasalukuyan. Russian soldier, maming guilty sa pamamarina. Gold medal, nasungkit ng Indonesia. Ikaw na unahang concert sa gitna ng pandemya, magaganap na. Magandang araw, Ferrarian. Ako si Angel Jimenez. At ako naman si Carla Rayano, naglilingkod ng walang alinlangan. Pawang katotohanan lamang. Ito ha, Cosmo News Presents. Ngayon mo dyan, tinalagang bagong Justice Secretary. Narito si Fiona de la Vega para sa iba pang detalye.
tila ginagantimpalaan ni President-elect Bongbong Marcos Jr. si Cavite Representative Boying Remulla dahil sa aktibong pakikilahok nito sa huling araw ng kampanya nito. Ito naman ay kinumpirma ni Cavite Representative Jesus Crispine Boying Remulla nitong Lunes na siya nga ay tinapik bilang susunod na Justice Secretary ni Representative at ngayon President-elect Bongbong Marcos Jr. Fiona de la Vega, Cosmo News Gazette. Ipinahayag ni Vice President Jenny Robredo ang patuloy na pagtulong sa mga nasa daylayan para sa kanilang kailangan. Para sa ibang detalye, narito si Hans Almirante. Inanunsyo na ni VP Lenny Robredo ang paglulunsad ng Angat Buhay NGO simula ikauna ng Hulyo ngayon na turang taon sa kanyang Thanksgiving event nitong Biyernes. Ayon sa kanya, ito ay isa sa magiging pinakamalaking volunteer network sa kasaysayan ng bansa. Narito tayo ngayon kasama ang isang volunteer ng Angat Buhay Project. At sa tingin niyo po ba, magiging matagumpay po ang Angat Buhay Project? Sa tingin ko naman po magiging matagumpay ito dahil isang Russian soldier na pumalit sa isang civilian na harap sa habang buhay na pagkakamalong. Para sa karagdagang informasyon, narito si John Aklamor. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Sergeant Vadim Shishimarin matapos itong umamin na guilty sa pamamaril sa isang civilian sa Ukraine. Ayon sa Ukrainian prosecutor, ang civilian na binaril ay 64 taong gulang na nagbibisikleta sa tabing kalsada nung ito ay nabaril, at ang civilian ay isang residente ng Chupakitia. Hinatulan si Shishimarin ng salang pagpatay at dalawang pagnanakaw. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima habang hinahatid sa huling hantungan ng kanilang mahal sa buhay. Umaasang makakamit ang katarungang inaasang. Diana Clamor, Cosmo News Gazette. Indonesia, sungkit ang gintong medalyo. At kung sa Pilipinas, magaganap na. Ang lahat ng iyan sa pagpapalik ng Cosmo News Gazette. Maraming tao sa Pilipinas ang naghihirap at magugutong. Mandabi din sa ating mga kababayan ang nasalanta ng kalamidad at walang pera upang makabangon. Andito ang Angat Buhay upang tulungan kayo. Ang Angat Buhay ay isang NGO o non-government organization. Ito ay may layon na labanan ang kahirapan ng bansa at sinusuportahan ng iba't ibang NGOs upang makaipon ng pera para sa mga proyekto nito. Ilan sa mga problema ng inaagapan nito ay ang food security, nutrisyon ng mga tao, bahay, edukasyon, paglilinis ng kapaligiran at marami pang iba. Noong 2021, ito ay nakipag-partnership sa 372 na organizations at nakalikom ng 520 million worth of resources na nakatulong sa 321 million na pamilya, 323,000 na individual at 223 na komunidad. Kabilang sa mga beneficiaryo ng nakaligtas sa mga kabilang din sa beneficiaryo nito ay ang mga nakaligtas sa Malawi's noong 2017 na binigyan ng kanilang hygiene kit, gamot, psychological aid, food pack, materials upang itayo ang kanilang mga bahay. At nang dumaan din ang COVID-19 sa Pilipinas, nilunsad din ang mga sumusunod katulad ng bayanihan e-consulta, libreng teleconsultation service para sa mga outpatient cases sa Metro Manila, at ang mga kalapit nitong lugar na walang access sa mga doktor. Nagbigay din ng libreng COVID care kits para sa mga nangangailangan at isang mobile service para sa pagsusuri sa COVID-19. Para naman sa pampalakasan, sa unang pagkakataon ay naiuwi ng Indonesia ang King Gold Dapat sa Pilipinas. Babalita yan sa atin ni Ramil. Nangunguna si Matthew Wright para sa Rivas Pilipinas na may 23 points habang nadagdagan naman si John Matpahardo ng 20 points. Ang Nationals ay tumira sa silver medal sa unang pagkakataon mula noong 1989. Nagtapos sina Terdy Ravena at Troy Rosario na may 17 at 12 points ayon sa pagkakasunod-sunod. Ngunit nahirapan ng Gilas na makuha ang production mula sa mga supporting cast nito. Ramil Estrella para sa Sport News. Sa ating chika, ang kaabangan
abang-abang na K-pop concert sa Pilipinas, magaganap na. Ang chika na yan ay ihahatid sa atin ni Angel Shane. Sa unang pagkakataon ngayong pandemya, ay magkakaroon ng concert na gaganapin sa Pilipinas ngayong May 29. Ang concert ay tinawag na Begin Again. Tampok dito ang NCT Dream, Way, Alice at Kina member na Shiny. Nakapunta at nakapag-perform sa Pilipinas noon ang mga ito, maliban kay Way na ngayon lang makakaranas at makakapunta dito. Matatandaan ng NCT Dream ang huling nagsagawa ng concert sa Pilipinas bago ang lockdown noong Marso 2020. Kamakailan lang ang nilabas ng grupo ang kanilang pangalawang album, na Glitch Mode. Ako si Angel Shane at iyan ang latest chika ngayon. At iyan ang mga nakalap namin na bita sa araw ito. Ako si Angel Shane. Ako naman si Carlo Villano, nagbilingkod ng walang alinlangan. Bawang matutungan ng damang. Ito ah, Cosmo News Present. Magandang umaga Pilipinas, ngayon ay Biyernes, May 27, taong kasalukuyan, Aljon Burgos. Para sa liwat na pag-asang abusan ng mga balita, ako si Sophia Antalan. Ibibigay sa inyo ang mga mas pinalawin at pinalawak ng mga balita pang masa. Ito ang Express Veritas. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagtaas sa presyo ng bilihin, approve ng DTI. Russian forces patuloy sa pagbomba sa Ukraine. Bagong multi-purpose evacuation center na ibahagi na sa Cavite. Heidi Lin, reyna pa rin sa SEA Games. Top Gun actress, photobomber ni Bella sa premiere sa London. Sa pagbusbong ng bagong variant ng COVID-19 ay siya ding pagtaas ng ibang klase ng bilihin. Nitong nakaraan lang ay naaprobahan na ng DTI o ng Department of Trade and Industry ang pagtaas ng mga presyo sa ilang klase ng bilihin. May karagdagang ulat si Anthony Regodon. Pinangako ng Department of Trade and Industry sa 10% ang maximum o pinakamataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa. Sa laging handa public briefing ni DTI Under Secretary Rodestelio, sinabi nito na marami silang kailangan na natanggap na malaki ang prosyentong na isipataw sa presyo ng mga bilihin. Pero ang pinakamalaking inaprobahan ng DTI ay 10% at meron ding 2, 3, at 4%. Kabilang anya sa matumaas ang presyo ay ang mga inuming tubig na nakabote at naka-container. Processed milk, instant noodles, kape at asin. Aminado si Castelio na hindi mapipigilan ang paggalaw ng presyo ng bilihin dahil tumaas din ang presyo ng raw materials at ingredients sa paggawa. Hindi na natin mapigilan na hindi magalaw yung presyo dahil sa nagtataasan na presyo ng raw materials naman na ginagamit nila, major ingredients nila sa paggawa. Nilinaw din ni Castelio na sa 212 produkto na nasa shelf-keeping units na nakalagay sa bulletin ng DTI, nasa 82 produkto lamang ang nagkaroon ng pagbabago sa presyo. Matapos ang mainit na diskusyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay muli na naman nagparamdam ang kampo ni Putin sa isang lugar na sakop din ng Ukraine. Sinasabi ang pagbomba ay isang mitsa na pagtangkang pagsakop sa Donbas. Live mula sa Donbas, Ukraine, si Christine Cueno. Christine? Walang habas ay natake ng Russian forces ang silangang bahagi ng Ukraine. Ruska Losoba nitong linggo, ayon sa defense minister nito na nais ng Russia na palibutan ng Ukrainian forces at mag-counter-attack upang mapasakamay nila ang Donbas. Nakapagtala naman ang sunod-sunod na panalo ang Ukrainian laban sa Russia mula noong magsimula ang pag-atake noong Pagara 24. Nadahilan upang itigil ng Russian commanders ang pag-atake sa Kyiv at umatras hanggang Kharkiv, pangalawa sa pinakamalaking lungsod ng Ukraine. Sa tulong naman ng Joint Task Force ng Ukraine, naitaboy nila ang 17 beses nitong pag-atake noong linggo at isinira ang 11 piraso ng kagamitan ng mga Ruso at napabagsak ang 2 Russian helicopter at 5 drone.
susunod naman nito ang pagsag-ayon ng presidente ng Finland upang mag-apply sa pagsali sa NATO. Saad naman ang Secretary General ng the North Atlantic Treaty Organization or NATO mula sa meeting sa Germany na maaari pang manalo ang Ukraine sa digmaan. Russia's war in Ukraine is not going as Moscow had planned. They failed to take Kiev. They are pulling back from around Kharkiv. Their major offensive in Donbas has stalled. Russia is not achieving its strategic objectives. Ukraine can win this war. Ukrainians are bravely defending their homeland. Ayon naman sa British Military Intelligence, natalo na ang halos kalahati ng pwersa ng Russian forces na dineploy mula noong Pebrero. At kasalukuyang pahina ng pahina ang ginagawa nilang pag-atake sa Donbas. Malugod namang tinanggap ni President Volodymyr Zelensky ang unti-unting pagkapanalo. Ngunit nananatiling mahirap at matindi pa rin ang tensyon ang nagaganap sa Donbas dahil sa patuloy ng pag-atake ng Russia. Dagdag pa niya na hindi nila ititigil ang kanilang mga pagsisikap. Isa sa prioridad ng pamahalaan ay ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Kaya bilang paghahanda ay binuksan na sa publiko ang Multi-Purpose Evacuation Center sa Imus, Cavite. Pinangunahan ng Office of Civil Defense o COD Calabarzon ang turnover ceremony at memorandum of agreement signing para sa bagong provincial multi-purpose evacuation center na ipinagkaloob sa lalawigan ng Cavite nitong nagdaang 6 ng Abril taong kasalukuyan. Ang bagong multi-purpose evacuation center na matatagpuan sa Barangay Palico 4, Imus, Cavite ay kayang tumanggap ng nasa 103 pamilya o 500 individual. Meron din itong mess hall at kitchen, storage area, playroom, breastfeeding room, multi-purpose room, toilet at paliguan. Sa huli ay pinurin eskulano ang Cavite Provincial DRRM Council sa mataas itong rating sa local DRRM plan at sa patuloy na pagpapaigting sa kampanya laban sa COVID-19. Susunod! Heidi Lynn, reyna pa rin sa SEA Games! Top Gun actress, photobomber ni Bella sa premiere sa London. Huwag kayong maalis at magbabalik pa ang Express Veritas. Ang panahon ngayon ay hindi natin maikita. Ngunit ano nga ba ang dapat natin gawin sa oras ng sauna? Huling kalmado, panahon ng sauna ay kailangan natin ang tamang pag-iisip. Unahin ang sarili kaysa mga material na bagay. Hanggat maaga ay maganda ng mga ready good foods. At kung maaari, ay pumunta agad sa pinakamalapit na evacuation center. Ayon sa scientifico, ang lokasyon ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas tayo daanan ng bagyo. Tinatayang nasa mahigit 15 bagyo ang tumatama sa ating bansa at ito'y namumuo sa mga karagatang may mas mainit na temperatura. At sa oras na nagkaroon ito ng sirkulasyon, patuloy itong lalaki hanggang sa maging ganap na bagyo. Kaya laging tandaan na sa oras sa sauna, makasisiguradong ligtas ang laging handa. Nasungkit naman ni Heidi Lynn Diaz ang gintong medalya sa mundo ng weightlifting. Tila nagkasunod-sunod ang swerte ni Diaz matapos ang kanyang unang ginto sa Olympics. Para sa iba pang detalye, narito si Nash Colocado. Umiskor ang Pilipinas ng 3 gintong medalya sa pamumuno ni Tokyo Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz sa weightlifting sa 31st Southeast Asia Games sa Hanoi, Vietnam kahapon. Nagtala ang 30 anyos na si Diaz ng total lift na 206 kg mula sa 92 kg sa Shulan at 140 kg sa Clean and Jerk para muling manaig sa Women's 55 kg event kung saan siya nanalo noong 2019 Manila Edition. Binigo ng tubong Zamboanga City sina 2016 Kea De Janeiro Olympic gold medalist winner Sani Contanasa ng Thailand at Natasha Betayob ng Indonesia na nagtala ng 200 kg at 188 kg ayon sa pagkakasunod.
Sinusuan ng mga netizens ang post na ito ni Bella Padilla dahil hindi inaasahang maisama sa litrato ang isang sikat na aktor sa ibang bansa. Over the moon ang pakiramdam ni Bella Padilla nang dumalo sa premiere night ng American movie na Top Gun Maverick. At ang social pa dito, photobomber niya ang isa sa American actress na bida din sa pelikula na si Jennifer Connelly. Nagkaroon naman ng bonding ang dalawa matapos silang bumati sa isa't isa. Though walang poto si Bella sa pagdalo ng Duke and Duchess of Cambridge sa nasabi red carpet ng London premiere of Top Gun Maverick. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Para sa riwa't tapat mga sangabusan ng mga balita, muli ako si Pia Talan. At ako si Aljon Burgos. Ito ang Express Veritas! Veritas.